like a Hellcat. Hi, ako po muli si Teacher RR. Bago ko tumuloy sa aking video tutorial ngayon, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Dahil sa ngayon, nakaka 600 plus subscriber na ako. Yeah! Maraming salamat po! So ngayon naman, ang i-share ko sa inyo ay ang tutorial para sa mga bata. Kung paano nga ba sila magsasagot, paano sila papasok sa classroom, at kung paano nila gagawin ang mga classwork na pinagagawa ni teacher gamit ang cellphone or smartphone. Okay, bago tayo magsimula, i-check muna ang inyong internet connection. Dapat mayroon tayong internet dahil si Google po ay internet dependent. Ihanda na rin ang iyong cellphone or laptop o kung anong gadget ang iyong gamit. Maaari ding maghanda ng papel at ballpen upang makapag-jot down ng notes kung kinakailangan. So, start na tayo. Una, kailangan din natin ng ating Google account or Gmail account. Dapat meron tayo noon. Kung wala pa, meron akong video tutorial. Hanapin lamang ito sa channel ko. Pindutin lamang ang Teacher RR sa search tab. Then, hanapin ang video tutorial for Google account creation. Okay, simulan na natin. Mayroong iba't ibang paraan upang ikaw ay makapasok sa Google Classroom. Una, pwede tayong gumamit sa app na ito. Pindutin natin itong Play Store. Ayan. So, ayan. Punta tayo dito sa search bar. I-type lamang ang Google Classroom. Ayan. And then, pindutin itong install. Ayan. Mada-download natin ang Google Classroom app. Kaya antayin lamang natin ito. Ayan. Nag-i-install na siya. Okay. Pindutin lamang itong open. Okay. So, ito na ang Google Classroom app. Pindutin ang Get Started. So, ayan. May makikita tayo ditong Add Account. Pindutin lamang ang Add Account. Gagawa tayo ng isang account para dito kung halimbawa wala ka pang account. Pero kung mayroon naman, maaari ka lamang pumili sa mga given na accounts na ito. And then, pindutin mo lamang yan. And then, pindutin ang OK. So, ngayon, gagawa tayo ng account. Punta tayo dito sa Create Account. Pindutin natin itong nasa lower left corner. And then, pindutin ang For Myself. Ayan. So, gagawa tayo ng ating Google Account. Maglagay ng pangalan. Bawa, 1. Ang last name ay De La Cruz. Okay. Ang 1, palakihan natin. Okay, and then pindutin ang next. Maglagay kayo ng number. Okay, and then pindutin ang next. Okay. I-enter ang code na isinend ni Google. Okay, i-type natin ang code. So, ang code niya ay 788. Okay. Ilagay ang month. Bawa January 1, 2001. Gender.
kabae, female or male, or rather not say. So, for example, ang pindutin natin ay rather not say. And then, pindutin ang next. So, ayan. Mag-create ka na ng iyong Gmail address. So, lagay tayo dito. Bawa, so, JudyLock26. Ayan. Pindutin natin ang next. Ayan, maglagay ng password. Confirm ang password. Okay, and then, pindutin ang next. So, ayan. Punta dito sa baba, pindutin itong I'm in. Okay, ayan. Mayroon ka ng Google account o Gmail account. Pindutin ang next. Okay, and then, punta sa baba. Pindutin ang I agree. Okay. So, nandito na ulit tayo sa ating Google Classroom. Ngayon naman, maaari na tayong pumasok sa ating Google Classroom. Pindutin lamang itong Get Started. So, ayan. Nandito na tayo sa Google Classroom. Ngayon naman, dito sa upper right corner, may makikita tayong plus sign. Pindutin natin ito. So, ayan, mayroon tayong makikita ang dalawang option dito. So, since student ka, ang pipindutin mo dito ay join class. Kasi ang create class ay para sa teacher. Okay. So, ngayon ang hihingi ng class code. Okay? Ilagay ang class code na ibinigay ni teacher. Bawa, ayan. So, dito sa upper right corner, may makikita tayo naka-highlight na nakalagay ay join. Pindutin lamang ito. So, ayan. Joining ka na sa classroom. Okay. So, dito na redirect ka sa classroom ni Teacher RR Class, Grade 7, Tulip. So, kung mapapansin mo, dito, ayan. Mayroon ditong tatlong tab sa may part ng ilalim, dito sa may bandang ilalim. Ang STEM, ang classwork, at ang people tab. Okay? Itong nakikita natin ngayon ay nasa stream ka. So, dito sa stream, makikita mo ang lahat ng mga announcement na ginawa ni teacher. Nandito rin makikita ang mga assignments. Okay? Ang iba't ibang materials na inilagay ni teacher at ang comment ng isa mong classmate. So, punta na tayo dito sa classwork tab. Ayan. So, dito sa classwork tab, kung mapapansin mo, itong mga bilog na ito sa tapat ng mga pinagagawa ni teacher ay naka-highlight ng kulay blue. Kasi, hindi mo pa ito ginagawa. Ang ibig sabihin yan, kailangan mo gawin yan o sagutan. Okay? So, punta naman tayo dito sa people tab. Ayan. So, makikita natin dito kung sino ang teacher mo at ang mga classmates mo. So, ang makikita natin dito, GTR, Pisonet, at ang RR Vlogs. Sila pa lang ang naging classmate mo. Ngayon, balik naman tayo sa classwork tab. Ayan. Mag-start tayo magsagot dito sa unang ipinagagawa ni teacher. Okay? Halimbawa, itong personal information sheet. Pindutin lamang natin ito. So, ayan. Makikita natin dito ang
title, G7 Tulip Personal Information Share. And then, 0 plus comments pa, pero pwede ka dyan mag-comment. Okay? Pwede ka dyan mag-comment. Halimbawa, hi ma'am. Ayan. And then, pindutin lamang ito. Ayan. Mababasa yan ni ma'am. Okay? Mamaya, papakita ko kung paano makikita yan ni ma'am. So, ngayon, punta naman tayo dito sa attachment na inilagay ni ma'am. Ayan. So, pindutin lamang yan. Ayan. Simulan natin magsagot ng information sheet. Okay. I-enter ang iyong email ad. Limbawa, ang ating ginawang email ad ay si jodilac26@gmail.com. So, ayan. And then, ang pangalan. Limbawa, si Juan de la Cruz. Junior. Okay. Ang next naman ay ang complete address. So, halimbawa, B1, L1, B1, or Block 1, Lot 1, Phase 1, Barangay One, ayan, Indang, Cavite. So, ayan. Meron na tayong complete address. Punta naman tayo dito sa birthday. Pindutin naman natin to, tapos pindutin natin tong nasa taas. Halimbawa, ikaw ay pinanganak noong 2010. Okay? Tapos, anong day? Anong date? Ng 2010, bawa August 1. Okay, and then pindutin itong set. Okay, so ayan na. Ang next naman, kung ikaw ay pinanganak ng 2010, ang iyong edad ngayon ay 10. So, yun ay lalagay dyan. Next naman ay ang mother's name. For example, ang pangalan ng mother ni Juan ay si Juana de la Cruz. So, ayan. And then, bigay ng contact number. Halimbawa, 09999. So, that's it. And then, father's name naman. So, si Juan de la Cruz Senior. Ayan. Tapos, contact number. 09999999. For example lang naman po yan. Ano? And then, guardian's name. For example, ang guardian ni Juan ay si Juanita. Okay? Halimbawa, si Juanita ay kapatid ni Juan de la Cruz Senior. Kaya, Juanita de la Cruz. Okay, so that's it. Punta naman tayo sa contact number. Magbigay ng contact number. 09999. Okay. Next naman ay ang iyong contact number. Ilagay dyan. 09999999. Okay. That's it. And then, pindutin itong submit. Pero bago yung pindutin, double check muna natin. Saan ba tayo may kulang? Okay, so kung sa tingin mo ay tama na naman ang iyong sagot, ang pipindutin natin ay submit. Okay, pindutin lamang natin itong submit. Recorded na ang iyong information sheet. Makikita na yan ang iyong teacher. Okay, balik naman na tayo dito sa
cream. Okay. Kung mapapansin natin, mayroon ditong makikita na isang class comment. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina kung saan dapat, saan makikita ang comment. So, basahin natin. Ayan. So, ayan. Diyan makikita ang comment to Juan de la Cruz. So, balik tayo. Punta tayo dito sa classwork. Ayan. Sa quiz number 1. Buksan natin. Ang gagawin mo, since nakapagsagot ka na doon, ay pipindutin mo itong mark as done. Okay? Pindutin mo lamang yan dahil nakapagsubmit ka na. Yan. Pindutin ang mark as done. So, ayan. Mapapansin natin dito na ikay nakapag-turn in na at ang makikita mo na dito ay unsubmit. Okay? So, for example, gusto mo namang i-message si teacher. Halimbawa, hi, ma'am. Tama po bang? Ang fill up ko? So, halimbawa, ganyan lang. And then, pindutin yan. Okay. So, ito, since private comment to, si ma'am lang talaga makakakita niyan. Yung kanina, class comment yun, lahat ng mga members sa class na yun ay makakakita. Ngayon naman, if ever, kung may gusto kang baguhin, maaari mo siyang baguhin. Pindutin lamang itong unsubmit. Yan. Okay? Tapos, balik tayo dito. Okay? I-submit na natin. Pindutin na natin tong mark as done. And then, resubmit. So, ayan. Work submitted na siya. Okay? Ngayon naman, ay balik tayo dito sa classwork. Ayan. So, kung mapapansin natin dito, ang dating kulay ay ang dating naka-highlight dito sa G7 Tulip Personal Information Sheet ay nag-iba na ang kulay. Naging kulay gray na siya. Ang ibig sabihin niyan, ikaw ay nakapagsagot na dyan. Okay? Ngayon naman, ay try naman natin punta dito sa stream. So, pwede tayong magsagot ng ating mga classwork dito sa classwork tab. Maaari ding dito sa ating stream. Pero dito lang natin machi-check sa classwork kung ikay nakapagsagot na o hindi. Dito kasi sa stream, dito lang natin makikita ang lahat ng mga ipinagagawa ni teacher. Pero pwede tayo ditong mag-sagot. Okay? O dito, ito ang ating i-press. Try natin. Click lang natin tong next na assignment ni teacher. Halimbawa, ayan. So, makikita natin dito ang title ng ipinagagawa ni teacher. Ito ay ang mga anyong lupa sa Asia. Ito ay isang quiz assignment. Quiz number 1 ni teacher. So, makikita naman natin dito sa baba. Quiz number 1, mga uri ng anyong lupa. Okay? Check muna natin, ilang points nga ba ito? So, makikita natin dito sa may baba ng title ang points. That is 5 points. So, same as usual, kung gusto mag-comment, yan lamang ang pipindutin. Or, kung gusto mag-private comment, nandito sa baba naman. Okay? So, try natin namang sagutan itong quiz number 1. Okay? Gagamitin natin ang isa pang app
maaari tayong makapasok sa Google Classroom. Okay? Okay. Balik tayo. Dito sa ating screen, makikita natin dito ang app ng Classroom na ating dinownload kanina sa Play Store. Okay? Ngayon naman, itry naman natin ang isa pang app na maaari tayong makapasok sa Google Classroom. Try muna natin. Pindutin natin itong Chrome. Okay. So, since nakapasok na tayo kanina dito, makikita natin dito itong icon na to na letter J, ito ay ang iyong Gmail account. Ibig sabihin yan, nakalag-in ka na sa Google. Baka dito sa tab sa taas, pipindutin mo lamang ang Classroom. google.com. Okay? And enter. So, ayan. Andito ka na uli sa Classroom. Pindutin lamang ang continue. Ayan. Okay, i-enter natin ang class code. Ayan. And then, dito sa upper right corner, makikita natin ang naka-highlight na join. Pindutin natin ito. So, ayan. Na-redirect ka dito sa Classroom ni Teacher RR, class grade 7, Tulip. So, kung mapapansin mo dito, ayan uli yung stream. Balik tayo sa class 4. So, ayan, since nasagutan mo na ang G7 personal information sheet, punta na tayo dito sa quiz number 1. So, as I said, maaaring dito tayo magsagot dito sa classwork. Okay? Pindutin lamang natin yan. And then, makikita natin dito ang title, mga anyong lupa sa Asia. Kailan daw ang due? August 31 at 8. AM. So, andito ang panuto. So, mahalaga na tayo ay laging nagbabasa sa panuto. Okay? So, basahin na tunawain mabuti ang bawat tanong. Tukuyin ang nilalarawan sa bawat bilang at piliin ang titik ng tamang sagot. Okay? So, since itong quiz na ito ay ginawa bilang tutorial, may iba't ibang uri ka ng tanong na makikita dito. So, pindutin lamang natin ang view assignment. Start na tayong magsagot. Okay. So, makikita natin dito, same pa rin, ang title, kung ilang points, 5 points, kailan ang due, and then, add plus comment. Same pa rin kanina sa itinuro ko. Kung gusto mo mag-comment, yan lamang ang pipindutin. Okay? And then, andito ang panuto. Ang gawin natin, since hindi pa natin ito nagagawa, pindutin natin ito. Huwag munang mag-mark as done hanggat hindi pa natin ito nagagawa. Okay? Pindutin natin ito. Ayan. So, na-redirect tayo dito sa quiz number 1 na ginawa ni teacher. So, sagutin natin. Simulan natin. I-try lang natin. So, Juan de la Cruz, Judy Luck. Ang ating Gmail at gmail.com. Okay, tapos pangalan. Bawa, Juan de la Cruz, Junior. Okay, next I see, magsasagot na tayo. Okay, huwag kakalimutan ang pangalan dahil hindi yan mapupunta sa'yo kapag di mo nilagyan ng pangalan.
Okay. So, magsagot na tayo. For example, number one question is, ito ay isang uri ng anyon lupa na nakahanay. One point. Sambawa, ang sagot ko dito ay bulubundukin. Next. Pinakamataas sa uri ng anyong lupa. Bawa, sagot ko dito ay bundok. Isang uri ng anyong lupa na naglalabas ng mainit na lava. Bawa, sagot ko dito ay bulkan. Ano ang pinakamataas na bundok sa buong daigdig? Ang sagot ko dito ay Mount Everest. Okay, next naman ay ang talampas ay ang kapatagan sa tuktok ng bundok. Halimbawa, sagot ko dito ay tama. Okay, i-double check lang natin kung lahat natin, lahat ay ating nasagutan. Ngayon, kung okay na, punta na tayo dito sa submit. Pindutin itong submit. So, ayan. Ito ang ating makikita dito. Pindutin ang view score. Dito, makikita natin agad kung anong score ang ating nakuha. So, ang aking total points ay 4 over 5. So, ibig sabihin, mayroon akong isang mali. Pwede natin itong chicken. Okay, tingnan natin. Sa bulubundukin, tama ako. Sa bundok, tama ako. Sa bulkan, tama ako. Ay, ito. Nagkulay pula. Ang ibig sabihin, mali ako. Bakit kaya ako mali? Since Mount Everest naman talaga ang sagot. Yun ay dahil hindi ako nagbasa ng panuto na ibinigay ni teacher. Ang nakalagay dito, ilagay sa malaking titik ang iyong sagot. So, mali ang aking sagot dahil maliliit na titik ang aking inilagay. So, next naman, ang talampas ay ang kapatagan sa tuktok ng isang bundok. So, tama ako. So, dito pa lang, makikita natin kung saan tayo nagkamali at kung ano ang mali natin. Okay? So, ganun lamang. And then, back tayo. Pwede natin i-open assignment ulit. Yan, open assignment. Okay, try nga natin kung pwede pa ulit tayong magsagot. Okay nga. So, ayan. So, kung makikita natin dito, mayroon na ditong nakalagay na unsubmit. Ang ibig sabihin, nakapag-submit na ako. Okay? Try ko nga kung makakapagsagot uli ako. Okay. Hindi na ako makapagsagot. Bakit? Kasi si teacher, inisip itong quiz na to na you can only respond once. Maaari ka naman magsagot ng isang beses. Kaya kahit mag-ulit ka, hindi ka na makakaulit. Ito lamang ang iyong makikita. You've already responded. So, yan, nakalagay naman dyan. You can fill out this form only once. Okay? Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake. So, yan na. View score lang ang iyong pwedeng i-view dyan. Hindi ka na pwedeng mag-sagot. Okay? Ngayon naman, balik tayo dito sa... Okay, balik tayo dito sa... Ayan. Dito sa stream. Okay? Punta tayo dito sa classwork. Ayan. So, kung mapapansin natin dito, hindi na uli naka-highlight itong quiz number 1 dahil ito ay atin ang nasagutan. Okay? So, ganun lamang ang paraan para malaman mo kung ikaw ba ay kailangan pang magsagot o hindi. Balik tayo dito sa stream. Actually, kung ikaw ay nasa laptop, ay makikita, may makikita ka dito sa sa left corner na date kung mayroon kang gagawin pa at saka kung ano ang due date. Okay? Kung ano-ano ang mga pinagagawa ni teacher at saka kung ano ang due date. Pero yun ang ikalawang paraan upang malaman mo kung mayroon ka pang kailangang gawin. So, ngayon naman, i-check nga natin dito sa ating stream.
Since hindi naman ito nakalagay dito sa classwork, ano? Dito sa history, may mapapansin tayo ditong gawain. One, cross salita. Okay? Try natin. Ito kasi ay sample lang ni Teacher RR nung nag-tutorial. So, mapapansin natin dito, ito ay isang activity. Okay? So, dyan pa lang ay makikita na natin. Okay. Ngayon naman, alamin naman natin ang pinakamabilis na paraan upang makapasok sa Google Classroom. Pindutin lamang natin itong Chrome. So, may makikita tayo ditong multiple dots na nakatabi dito sa letter J. Pindutin lamang natin ito. Ayan, mare-redirect tayo sa iba't ibang Google app na konektado kay Google. Scroll down lang natin, hanapin natin ang classroom. Ayan, pindutin lamang natin ito. Ayan, so as I said, ito ang pinakamabilis na paraan upang makapasok sa classroom. So, ang gagawin mo lamang, since naka-enroll ka na dito, ay pindutin itong Teacher RR class. And then, nandito ka na agad sa stream. Okay. Punta tayo dito sa classwork. Okay. So, since nagawa na natin ang G7 Tuli Personal Information Sheet, at saka ang quiz number 1, mga anyong lupa sa Asia, tingnan naman natin kung ano pa ang pinagagawa ni teacher. So, mapapansin natin dito, sa pagpapakilala sa sarili ay naka-highlight pa. Ibig sabihin, ito ay ipinagagawa ka pa. So, ngayon, try natin sagutan. Pindutin lamang natin yan and then view assignment. So, ayan. Ang makikita natin dito ay ang title, pagpapakilala sa sarili, 50 points, kailan ang due? September 1 at 5 p.m. Pwede kang mag-comment ulit. Andito ang panutoy. Pakilala ang sarili sa pamamagitan ng iba't ibang malikhaing paraan. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagsulat, video o paglikha ng isang poster. So, mayroon ditong attachment na inilagay si teacher. Okay? Video tungkol sa pagpapakilala sa sarili. Okay? Yung isa naman, video din kung paano magpakilala sa sarili. Okay. Dito naman sa baba, makikita natin ang rubric na ginawa ni teacher. So, buksan natin. Itong pinagagawa ni teacher ay kung makikita natin dito, mayroong 50 points. Itong dito. Okay? Ngayon, dito sa rubric, may makikita tayo nilalaman na ipakita ng mag-aaral ang mga konseptong may kaugnayan sa paksa. So, nilagay dito ni teacher, ito ay 25 points. Okay? Dito naman sa pagkamalikhain, naging malikhain, ang mag-aaral sa paggawa. So, ito ang magiging guide natin bilang isang mag-aaral kung paano natin gagawin yung ipinagagawa ni teacher. Okay? Pagtapos ka na niyan, ito-turn in muna. Pero ngayon, sample muna natin, sagutan natin. Ayan, nandito na tayo sa Google Docs. Okay? Ito ang document na ginawa ni teacher. Pwede tayong mag-sagot dito. Okay, so balik tayo dito sa stream. I-try natin dito sagutan yung pinagagawa ni teacher. Tapos, so, kung halimbawa, tapos mo na itong sagutan, ang gagawin mo lamang ay pipindutin mo itong turned in. Turned in. Ayan. And then, pindutin ang turn in ulit. Okay. So, makikita uli natin dito ang submit. Ang ibig sabihin ay nakapagpasa ka na. Okay? Tapos, balik tayo dito sa classwork.
Ayan. So, kung makikita natin o mapapansin natin, ang pagpapakilala sa sarili ay kulay gray na uli. Ang ibig sabihin yan, yan ay iyong nagawa na. Ano? Try naman natin itong aralin to. Mga likas na yaman sa Asya. Okay? Magbigay ng uri ng likas na yaman sa Asya. Bawa, sagutan mo to. Mabilisan lang para mabilis. Ginto. Okay. Tapos, pindutin mo na ang turn in. Okay, turn in. Okay, very good. Lahat ng ipinagawa ni teacher, kung mapapansin mo, ay iyon ang nagawa. Ayan, wala nang highlight ang nasa gilid. Ganun lamang ang mabilis na paraan o ang ikalawang paraan upang makita mo kung ikaw ba ay mayroon pang gagawin o wala na. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video na ito. Please like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Bye!